Hey, it's Fiya, and for my first vlog, I'll be doing a 500-piece coloring jigsaw puzzle from Retail Manila. Since most of the people are stuck in their homes just like me, let's fight this boredom together. And without further ado, let's get started. After opening the box, the first thing I'm gonna do is to separate all the edges or the sides or the frame of the puzzle. That looks like this. Hey y'all, it took me 16 minutes just sorting out the edges, but that is just the warm-up. And now I am ready to sit for more hours and start doing this puzzle. If you're still watching this part of the video, thank you so much. You must be so bored, but I really appreciate your support. Pero alam mo, kung pinapanood mo to dahil bored ka, ang swerte mo. Ako rin, ang swerte ko rin kasi nasa bahay lang ako, buo-buo lang na puzzle. Pero yung iba kasi, kahit nasa bahay, hindi bored kasi naka-work from home. Kailangan pa rin nilang kumita. Kailangan pa rin ng sweldo. Isipin mo yung stress nila sa work, tapos yung stress pa nila sa takot sa COVID-19, diba? Kaya saludo talaga ako sa mga nag-work kahit na ganito yung sitwasyon. Most especially for our frontliners. Yung mga officials, masisipag na mayor, volunteers, tagapak ng donations, mga researchers, scientists, mga cashiers, mga sales ladies sa supermarket, sa pharmacy, and delivery guys sa police, yung mga soldiers sa checkpoint. Even our dear reporters like the newscasters, news writers, and the media talaga na very active sa pagbibigay ng updates sa atin sa COVID-19 and sa mga reminders sa do's and don'ts. And speaking of do's and don'ts, please always wash your hands and stay at home. Well, alam ko namang hindi applicable sa lahat ang stay at home. Sa iba, okay lang kasi hindi na nila pinoproblema kung ano yung unang mamaya, kung may makakain pa ba sila bukas, yung natatakot na lang sila na baka mahawa at mamatay sa COVID-19. Eh, yung iba kasi may takot pa na baka mamatay sa gutom. Yung mamatay ka sa hirap ng buhay. We are so lucky. That is why I am taking this opportunity to talk about this na rin. Kasi you're already here listening to me, so might as well make this video quite warm and informative. Kaya, huwag ka kaagad magagalit sa mga taong lumalabas ng bahay dahil kailangan nilang isakripisyo yung sarili nilang buhay para mabuhay yung pamilya nila. Gets ba? Na hindi naman siguro nila ginustong lumabas dahil lang sa cravings, di ba? Na yung iba nagtatrabaho, yung iba namimili sa palengke, sa supermarket, on a daily basis. Kasi yun lang yung pera na meron sila. Hindi naman lahat din, may ref, ganun. Pero yung mga lumalabas dahil trip lang nila, mga nagsasabong, nagiinuman, yun yung mali. Kaya please lang, sa mga taong yun, stay at home and at least be cooperative with the government. Hindi naman lahat pwedeng mag-Netflix and chill o mag-binge-watch ng K-drama tulad namin ni Mama, diba? Alam ko rin na ginagawa naman ng gobyerno lahat ng part nila, lahat ng makakaya nila para hindi kumalat yung virus. Pero sana lang mas maging transparent sila. Be honest sa tunay na nangyayari and gawin sana ng lahat yung part nila para walang mamatay. Hindi lang sa sakit, kundi sa walang mamatay sa gutom na sana lahat mabigyan ng tulong at pagkakataong mabigay ng tulas. Well, marami naman talagang kulang and I'm not meaning anyone, pero please, kahit ngayon man lang, huwag nila isipin yung sarili nila. Be selfless, kasi ngayon sila pinakailangan ng mga kapwa natin. Huwag muna sana nila unahin yung kanilang self-interest. Karamihan sa kanila, basura, pero huwag muna nilang ilabas ngayon yung baho nila in the midst of a pandemic. Sana panindigan nila yung compassion. Tayo namang privileged enough to be bored, to do puzzles, watch YouTube videos, etc. etc. What we can do now is to pray for everyone. Hindi lang yung country natin, kundi yung buong mundo talaga. Matatapos din ang lahat ng to. Kasi sabi nga nila, diba, that God is bigger than our problems. So, ayun, tiwa-tiwala lang. Pero alam ko rin na hindi naman lahat naniniwala at nagtitiwala. Hindi lahat willing to pray. And I understand that, okay? I really do. Marami talagang hindi naniniwala. And I am not here to persuade you, okay? What we can do now, I think, is to stop sending hate, diba? Kasi puro na lang kasi negative. And alam kong bad thing tong nangyayari ngayon, but that doesn't mean we have to be bad na rin. So, ayun, please take this time to like reflect or give yourself time. This
is the right time to do it. Yung mga bagay na hindi mo nagagawa noon kasi busy ka sa school, habang wala pa naman yung iba, do it now. Yung mga dating nag-work, yung time sa traffic, hindi kayo makapag-chill, now is the time. After nyo makapag-work from home, hindi ka sa kama, magpahinga, maligo, manood ng anime, mag-catch up sa mga series, movies, and all that. And you can pamper yourself, love and take care of your health, mag-exercise, mag-diet, do the things that you love, mag-band with the family, kasi this might be the only time na pwede tayo makapagkwentuhan, have a good laugh, and if you have free time, which is sobrang dami, think about everything. After giving yourself time, try to spend time to wake up from reality. Give time to empathize other people. Hindi naman kailangan biglaan, kahit simulan mo sa pagbabasa-basa. Isipin mo, bakit ang daming galit sa gobyerno? Baka kasi may ginagawa silang mali, diba? Kasi wala namang magrereklamo kung walang mali, kung walang kulang, diba? So, yung hate ng marami sa mga taong maiingay, yung puro rally, try to understand them. Listen, hindi lang puro salita o gawa, makinig din tayo. Yes, I am very thankful and I really appreciate yung mga ginagawa ng gobyerno. Pero hindi lahat natutuwa dito, hindi lahat patas ang trato. Try to put yourself in their situation. Spend more time to research the facts and real reliable news. If you can play ML for hours, try to spend a little time to help the country by involving yourself even in small ways. Just like a butterfly, which is actually the main image that I am solving right now, let's all take our time. Kahit unti-unti, kahit talaga unti-unti, basta araw-araw may matututunan tayong bago at totoo. Kahit mabagal, basta may character development. Kasi, di ba 2020 na, maniniwala ka pa rin ba sa, sa picture na basta may sulat dito sa gilid, totoo na, ginagi ka sa fake news, ganun. Wag naman sana, di ba? Try to validate din naman, magtulungan tayo, and you need to help yourself. Kailangan mong tulungan yung sarili mo para maging edukado at kahit papaano magkapuso sa mga tao, sa kapamilya, kapatid, kapuso. Sa mga may alam na o mulat naman na, isipin na lang natin na caterpillar sila, mga higad, ganon. Na ang nakikita pa lang nila ay ang ground, soil, grass, lupa. Kumbaga, they can only see the lower part of the world, the lowest point of argument, like, anong ambag mo, mga ganun pa lang, mga higad yun. And they need our help to inform them with the right information to turn them into a pupa. Balutin natin sila ng mga kaalamang makakatulong sa bansa natin para umunlad. Well, scientifically, yung mga caterpillar talaga yung gumagawa at bumabalot sa kanila para gumawa ng cocoon, para maging pupa and para maging butterfly. Pero since mga tao naman tayo, they need us to help them so that they can transform like a butterfly na freely na nakakalipad, like us na nakikita na ang lahat from the grounds, the sky, the clouds, the trees, the flowers, the leaves, and everything. Hindi na lang natin nakikita yung in one view like a caterpillar na nasa lowest point pa lang. We can see everything, we can see the world in a whole new perspective kasi nga nakakalipad na tayo. So let's help them grow their wings and to fly. Each. So after 15 hours, I finally finished solving the puzzle and I hope you all enjoyed the video. Please share this video to your friends and leave a comment below if you have anything to say and I'll be reading them. And I am very open to discussions. Don't forget to give this video a thumbs up and see you on my next vlog. And remember to keep the world full of sugar and spice and everything nice.